It's all about real ghosts. Kasi yung mga totoong nakakatakot mga, yung mga zombie yan. Experience mo na bang maiwan o mang-iwan? Iniwanan. Iniwanan. Okay. Alam niyo kung sino? Tama na, sige na! Early tawa ito, usama na ito. Ito na, dumako na tayo sa atin. Hindi, bumalik. Tama na ba eh! Real or Fame! Napakarayot! Mahadyo naman! Sorry, sorry! Seryoso ako si Masyante, pero... Ito! Pero na! Pura! 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 Alam mo? Parang ang dilim ah. Ano meron? Hindi ka nagbayad ng kurya. Hindi. Nakakatakot naman. Bakit? Bakit? Saan yung ilaw? Let there be light! Ayan. Okay. Pinulang lang. Hello? Ayan na. Dahil ngayong Halloween season. Season? Season? Dahil ngayong Halloween season, sobrang napapanahon itong pag-uusapan nating topic ngayong araw. Ano yung pag-uusapan natin? About sa mga ghosts. May paniniwala na ang mga yumao na hindi pa handang tanggapin ang kanilang kamatayan, posibleng nagpapagala-gala pa ang kanilang espiritu dito sa lupa. Matandang paniniwala rin na hindi lang tayong mga buhay ang nananahan dito sa mundong ibabaw. Ito ang sinasabing pinag-uugatan kung bakit marami ang nakakaranas ng kung ano-anong kababalaghan. Ikaw kapuso, ano ang iyong kwentong katatakutan? Ay, ghost. Ako. Ghosting in general. Yes. Oh, ito na, may hugot ka na naman. Wala naman, napaano lang, parang may naalala lang ako about sa ghost. Oh, ano naalala mo? Dapat alam mo yon. Mga kapuso, welcome to another episode of Ano Nati, kung saan lahat ng trending topics ay pinag-uusapan at pag-uusapan kung ano ang latest! Kung ano ang hottest, Ano Nati! Okay, ngayon ang mga Halloween season, sobrang napapanood itong mga pag-uusapan natin sa itong topic na to dahil it's all about ghosts and ghosting in general. Kasi mahilig ka sa mga horror-horror, diba? Oh, alam mo si Anjo Pertiera ho, napakahilig sa horror movies, yes. Ganyan. Sobrang fanatic po ako ng horror movies. Malala. Pero ito, bago tayo dumating dun sa ating hard topic for today. May hard? May hard. Ano bang gusto mo? Gusto mo ba ng hard? Soft love. Oh, ito na, Arneen. Oh. Bago tayo dumako sa ating topic for the day. Ano yun? Bilang na sa ghost naman na din tayo. Oh. Pag-usapin natin ng saglit lang. Nang ano? Ghosting. So, na-experience mo na bang maiwan o mang-iwan? Iniwanan. Iniwanan. Oh. Alam niyo kung sino? Hindi, joke lang. Ganun pala yung feeling nung na-ghosting. Di ba, Anjo? Hindi, si Anjo kasi talagang biglang parang bulay, nawawala. Hindi, ikaw ba? Naranasan mo na mag-ghost? Mag-ghost? Ako naman, syempre. Mang-ghost? Mang-ghost? Parang... Oo. Oo, ata. Ah, bakit hindi mo? Hindi ka aware? Hindi ako. Sabihin ko sa'yo, oo. Oo, B. Tama na, sige na. Early tawa ito, usama na ito. Ito na, dumako na tayo hindi, sa ating... Hindi! Bumalik tayo. Tama na ba eh! Ito na, pumunta tayo sa ating main topic of the day. It's all about real ghosts. Kasi yung mga totoong nakakatakot mga... Yan yung mga... Zombie yan eh. Ghost. Ito, may kwento ka ba na nakakatakot? Ay! Ewan ko kung ano siya. Parang dati kasi nakuwento ko na yun sa Mars Pamor eh. Yung parang umihi ako sa kanal, tapos parang eskinita siya, tapos... Wait lang, parang, bakit ka muna umihi sa kanal? Mga bagets, ganun yun eh. Ah, okay. Mas takot ako dati sa CR namin eh. Bakit? Walang pinto, baka may biglang pumasok. Hindi, talagang ano, pag estudyante ka, kung saan ka lang abutin. Abutan doon na. Yun na yun. Tataas mo lang palda mo. Tapos walang mali siya pa sa utak ko yung parang umihi ako sa kalsada eh. Siyempre, ganun mga kaskwami. Yes. Oh, tapos ano nangyari? Parang nakakita ko ng pulang lalaki na nakaganon din, same nung position ko. Parang kaganon, nakatitig, tapos maboko yung mukha niya. Tapos sobrang pula ng katawan niya. Tapos sinabi doon dati sa Mars Pomer, parang multong manyak lang daw. Multong manyak? Pero ito mas malala. Nung tatarbaw ako nun sa golf course sa may East Ridge, hindi ko close yung lalaki na to. Tinapik niya lang ako. Sabi niya, Neng, umuwi ka na. Sabi ko, bakit? Di naman, puno sa lahat, hindi kami close. Bakit usapin mo ko ng ganun? Umuwi ka na, kakapasok ko palang, uwi na kagad. Eh, mukha ko ba? Mukhang pagod agad. Mukhang arawan ba ako? Nangamoy, araw ba? Tama lang, kwento mo na. O tapos, ayun, bakit kaya pinapauwi? Sabi niya, tinapik niya lang ako, Neng, umuwi ka na. Sabi ko, bakit? Sabi niya,
isang week, ano? Bakit nga ako? Sabi niya, wala ko ulo na yung week, ano? Wala kang ulo? Mm-mm, nakita niya ako, wala kong ulo. So parang sa akin, nag-search ako, ano ibig sabihin, ano ganyan. Ano pala siya, delikado pala yung buhay ko nung time na yun. Sabi ah, sabi. Pero umuwi ka nung pinauwi? Uwi ako, tapos nung pag-uwi ko, sinabi ko sa papa ko, pinahubad sa akin lahat ng suot ko nung araw na yun. Hanggang sa panty, hanggang sa bra, pinabaon. Pinabaon sa lupa, tapos 1 week ako di pinalabas, tsaka pinapasok sa school. Kasi delikado daw yun. Tapos ayun, parang pray over lang, tapos pag lalabas ako, kailangan kasama ko sila. As in, wala labasan. Yun yung parang isa sa mga pinaka worst na ano ko. Pero ngayon din ako takot mag-host at saka makita ng ghost. Ako naman, next. Ikaw ba? Ano bang, meron ka bang mga experience na mga kababalaghan? Meron. Ang nangyari sa akin dati, kasi magkasama kami na itong teammate ko dati sa college, sa Makuha. Magkasama kami sa isang apartment. So, din na lang yung girlfriend na ito. By that time, buntis yung girlfriend nung teammate ko. So, naiwan siya doon. Parang nag-stay muna siya doon for a while. Tapos, merong mga hapon na panagpapahinga na ako, merong parang black feature dito malapit sa paanan ko. Parang nakatayo lang siya. So, lagi ko siya nakikita. Parang anino lang. Parang anino na nakatayo lang, steady lang siya. So, hindi ko pinapansin. Akala ko nung una, parang anino lang talaga na galing sa labas, sa bintana. Pero nung tinanong ko yung girlfriend nung teammate ko, sabi niya sa akin, kuya, nakikita mo rin ba yung anino na nakatayo malapit sa paanan? So, doon pa lang, doon ko na na-realize na kababalagan talaga siya. O na hindi siya parang guni-guni ko. So, tsaka dalawa kayo nakakita, no? Oo, dalawa kami. So, para sa akin, 100%, totoo ko rin nakikita ko. Na hindi lang siya anino. Ang weird. Kasi minsan, pag may nakikita ka, tapos hindi naman nakikita ng iba. Oo. Diba? Ganun talaga yun eh. Pero, taray. Combination yung ano yung third time yung parang nag-match. Pero ito na, aside sa mga kwento natin, Lili, maraming trending videos online ng kumakalat. Ano ng yan? Mga kababalaghan. Meron tayong mga ganun dito. So, meron mga real-life stories na sinesend at ina-upload yung ating mga netizens online ng mga experience nila tungkol sa kababalaghan. Kaya ngayong araw. Anong araw yan? Ngayon mismo. Oh. Titingnan natin kung totoo ba itong mga to sa ating segment na tinatawag na Real or Fake? Fake. Ulit. O yan eh. Real or Fake? Kaya naman ngayong araw, Herlene, ay manonood tayo ng mga videos na in-upload ng ating mga netizens. Ay, ano itong yan? Mga videos na ito, puro kababalaghan ito sa mga supernatural doon yung mga nangyayari na hindi ma-explain ng mga paranormal experts. Wow! So, andito tayo ngayong araw, nakapunta tayo. Titingnan natin kung Real or Fake? First video! Ay! May magugulat ba? Napakahayop! Sana ang idaraos sa mga pagkakataong ito at habang kinukuha habang kumukuha ng pagkain ang babae, walang ano-ano eh, isang nakakapangilabot na nilalang ang nakuha ng video sa pintuan. Sobrang linaw pati. At sobrang pale niya. Ang nagpakita ay mistulang isang ligaw na kaluluwa. Puti ang kanyang damit. Puti rin ang kanyang mukha. Mahaba ang kanyang buhok. At nakatayo lamang. Creepy. So yun ang ating first video. Ano masasabi mo? Parang wala naman sobrang ano. Para sa akin ah, ito ah. Walang multong sobrang favorite ng camera. Sa akin sobrang linaw. Parang ang gulo pa niya eh, no? Oo. Feeling ko, pake to. Ikaw, feeling mo. Para sa akin. Oh no! Pake! Ikaw. Ganun dapat? Oo. Paano pag real? Real pa? Oh no! Real! Ah, okay. Para sa akin. Oh no! Pake! Pake ka din? Pake rin eh. Diba? Oo, may walang ganong multo na parang favorite yung camera. Saka feeling ko parang nagkataon lang din na gutom yung bata. Tapos eh, syempre may handaan, may birthday. Hindi lang ng pagkain, naghihintay lang iabot sa kanya. Hindi kaya scripted. O kaya ano, baka maputi lang talaga siya, mahaba lang yung buhok niya. Tapos nakaputi lang din siya. Oo, napagkamala na multo-multo kagad, judgmental. Kaya para sa akin, oh no, fuck it! We'll be right back.
Tapos ang ating first video, Erlyn, kaya naman dumako tayo sa ating pangalawang video. Excited na nga ako. Oo, nakatutok na ako. Naman. Sorry, sorry. Seryoso ako si Masyante, pero... Ito. Pero yun na. Pero yun na, napanood natin na parang may mga naglalakad na nakaputi at may hawak na kandila. Pag kinatok ang kita dyan, hindi nasarbao to. So, ano, stay mo, anong nangyayari dito sa video nito? Nagpo-procession lang. Nagpo-procession lang? Oo, ng 4 a.m. May mga ganun talaga. Oo, tama. Kaya sabi ko, oh no! Real! Pero may explanation. Ikaw? Ako din eh. Oh no! Real! Kasi baka nabigyan lang ng meaning. Oo, tsaka kadalasan pag mga nagpapare, di ba? Meron talaga silang... uniform eh. Parang nag-aalilakad sila kada umaga. Sa amin din eh. Parang kultura at tradisyon nila. Yung mga matatanda sa amin, magugulat ka na lang maglalakad sila na may kandila tapos may mga kasamang pare. Mga naka-white, normal. Baka weird lang yung ano oras kaya parang napaaga lang. Baka may night shift kasi sila tapos ano palitan ba. Oh, de tsaka si netizen feeling ko na nibago lang siya. Ang nasa video bahagi pala ng tradisyonal na prosesyon sa Siquijor tuwing Oktubre. Kilala ito sa tawag na Dawn Rosary Procession. Sinasagawa ng mga babaeng Kristiyano na deboto ni Our Lady of Fatima. Isa itong lehitimong aktibidad ng simbahan at walang dapat katatakutan. Ito na. Liwanag kasi. Ito na ating third video. Ready ka na ba? Yes. Kumugulat ah. Wala pa. Ba? Ang pili! May binalik sa'yo! Thank you, Meow! Thank you! Sa'yo na naglagay nito! Hindi, ano, scripted po yun. Hindi talaga ako nagulat. Hindi ako nagugulat. Ang laki mong tao. Okay, ikaw nga, nagulat ka kagad eh. Mas cute ako sa'yo. Mas maliit akong konti sa'yo. Ikaw 6'3 ka, ganun ka sumigaw. Nagulat kasi. Ang gulating ka ba? Hindi. Hindi, para sa show lang natin. Pero hindi ako magugulat yun. Si OA ka lang. Macho, huwag ba ito magugulat sa mga ganyang bagay? Pero ito ikaw, Erlyn. Bilang ako yung nagulat this time. Yes. Kinakatakutan pa ba ang isang Erlyn Hipon Putol? Yung ano? Yung seryoso to ah. Seryoso, huwag ka mo nanguhugot ah. Oo, sige. Seryoso ko. Seryosong tanong ah. Seryoso ko. Yung angulo natin, nahihirapan eh. Hindi, seryoso ako dito sa sagot ko na to. Takot pa ko mawala yung mga tao na gusto ko. Yun. Sa multo, takot ako sa tao. Wala na, insekto, gano'n, wala kang kinakatakutan. Wala na ako. Heights, hindi ka takot sa heights, sa tubo. Hindi rin. Wala talaga. Takot lang ako. Ang number one kinakatakot ko, siyempre 87 na lolo ko. Mawala sila lahat. Parang mawala. Kasi naranasan ko na dati sa lolo ko, so... Ayoko na. Kung may multo man ako makikita, gusto ko yung lola ko. Oh, ito. Follow-up question. Nagparamdam na ba sa'yo yung lola mo? Pag gusto ko mapanaginipan siya, hindi ko siya mapanaginipan. Tapos minsan, siguro 2 beses ko pa lang siya napapanaginipan. Yung araw na bibilan na ako ni Sir Wilbert ng ano, ng bahay. Parang siya yung nanggising sa akin. Pero iba yung itsura niya sa panaginip ko. Tapos pag gusto ko pa siyang mapanaginipan, ayaw naman niya. Sabi ko nga, ikaw lang yung tatanggipin kung multo na yun. Sa bahay ko eh. Kahit tumambay ka doon, kahit nabihan mo ko, okay lang. Ikaw ba? Seryoso? May mga nararamdaman ka pa ba? Wala na eh. Wala na? Wala gusto na. Mo pa ba? Pero, out of curiosity, gusto ko lang din yung experience. Pero ayoko naman nung sobrang like. So, naniniwala ka sa mga multo talaga? Naniniwala ko. Dahil? Kasi, ang daming bagay sa mundo na hanggang ngayon wala tayong explanation eh. So, hindi lang ako naniniwala, pero hindi ko inaalis yung possibility na nandyan sila. Na pwede. Na may chance na nandyan sila. Diba? Kasi ayoko rin isara yung pinto ko na ay wala. Kasi kung paano ikaw, kung ikaw magiging multo ka, sino yung unang mong dadala? Ikaw. Ito naman. Kung magiging multo ako, sino gusto kong dalawin? Siguro parents ko. Baka naman makatakiin pa sila. Hindi, pero syempre yung malambing na nidano lang. Oh, yun pa rin. Good evening, papa. Ikaw, kung magiging multo ka, sino gusto mong dalawin muna? Mga aso ko. Ko yung mga aso ko. Kasi 12 aso ko eh. Sasabihin ko ano,
mawala na lang din sila. Para sama-sama kami. O yun nga, kasi mga magulang ko, syempre matatakot yung baka ngatakayin sa puso. So, mga aso ko na lang. Tapos magugulat sila bakit nawala yung mga aso ko. Hindi, sinama ko na. Sinaulo. Ikaw ba, Anjo? Hindi ako sinatrauma ko nung bata ko, naalala ko. Parang gabi ito, sinilalala ko, may tagu-taguan. Syempre kailangan sa singit-singit ka pupunta, di ba? Para hindi ka mahanap agad. So, nangyari sa akin, may lupad na ipis sa mukha ko. Eh? Kaya simula nun, grabe na yung trauma ko sa mga ingles. Siguro magugulat ako, pero hindi naman ako takot. Kasi hindi na ganun ko pa nga sabi ko, sige na, umuwi ka na. Baka kasi breadwinner. Oo. Kasi inisip ko kung baka may pamilyang uwi. Oo, may pamilyang uwi yan. Pero alam mo ba, trivia lang sabi ni Kuya King, dapat alam mo. Okay. Na ang ipis, kaya mabuhay kahit wala lang ulo. Oh. Tumatagal talaga siya ng mahabang parang ulo. At least mga 10 days. At alam mo ba, follow-up trivia, na ang hipon ay ang ipis sa dagat. At alam mo ba din? Ano to? Hipon girl ako, pero allergic pala ako sa hipon. Kailan mo na nalaman? Nito lang. Bro, feeling ko kasi siguro pag nangangati ako dahil sa hipon, parang feeling ko wala itong kulang na sa ligo. Siyempre pag mahirap, hindi naman wala namang pa-check up nun eh. So parang baka nung kala ko dati may hika ako, hipon lang pala sa rin. Follow-up question, anong pakiramdam kapag tinatawag ka na hipon? Dati masakit, ngayon hindi na. Parang hello, dahil sa hipon nakaipon. Oh, yun galing. Kaya parang okay sa akin na parang ano, ayun. Ano pang tanong? Okay, ito may tanong ako. Paano kapag kunyari naka-experience ka ng mga nakakatakot na bagay? Kunyari lang, yung dumating yung araw na nangyari yung pinaka-kinakatakutan mo. Anong magiging coping mechanism mo? Anong coping mechanism? Like kung, ano yung mechanism? Kung paano mo mababaling yung naramdaman mo. Kunyari, pag-stress ka, mag-stress eating ka, idadaan mo sa pagkain ng marami. Mga ganyang bagay. Anong paraan mo? Pag sumobra na kasi yung sakit na nararamdaman ko, magiging manid ako. So parang okay na lang sa akin. Tapos kinukwento ko ng kinukwento kahit sa sarili ko para ma-immune ako na isabuhay ko na talaga na wala na talaga sila sa tabi ko. Ganyan. Ako naman, pag kunwari, may nangyaring ganyang bagay sa akin. Pero sa ipis, kasi sa ipis, madali lang naman tanggalin yun. Ang ginagawa ko, binabaling ko sa ibang bagay. Naghahanap ako ng hobby o nagbabasa akong libro. Para kumalma yung isip ko, hindi ako nag-overthink. Kasi pag nag-overthink ka, mas kinakain ka nun eh. Mas nag-e-enhance yung takot na naramdaman mo kapag kunyari mag-isa o kapag hindi mo siya kinakwento. So kailangan as much as possible, yung isip mo, ina-alter mo siya, tinadala mo sa ibang bagay. Kunyari activity, kunyari mag-basketball ka, mag-volleyball, mag-painting, mga ganung bagay. Para lang malabas mo yung isip mo dun sa kinakatakutan mo, sa nangyaring nakakatakot. Eto, Herlin, paano pag kunwari, sabi natin hindi ka takot sa multo, pero paano pag nakakita ka ng multo, kasi nakakatakot talaga ng multo, anong gagawin mo? Huwag naman natin pag-usapan yan. Mag-isa lang ako sa kwarto ko. Uwi ako. Na-resign. Ayoko. Uy, pirusog. Uy, ako nga lang mag-isa. Ilang araw na ako hindi makatulog. Binabantayan ko sarili ko. Binabantayan mo sarili mo? Minsan nga, binibidyo call ko lang tatay ko. Papabantay lang ako matulog eh. Kasi ayoko nga. Kasi sobrang lawak ng kwarto ko ngayon. So parang anytime may nakatingin. Tapos may terrace pa. Sabi ko, parang may nakatingin. Tapos lahat ng mga, sa mga unan-unan, lahat ng unan doon talagang nakatabon na sa akin eh. Para lang hindi ko ma-feel na ako lang mag-isa. Kasi pag, tapos ayoko magpatay ng ilaw. Di ba favorite ng mga natutulog minsan, patay lahat ng ilaw. Ako, no. Para kapag may... So maliwanag ka ngayon natutulog? Sobrang maliwanag. Lahat bukas. Tapos nagsisanitary flicks ako. Parang kahit sa... Sanitary flicks? Ayun yung pampatulog ko ngayon. Kabisado ko nga eh. Kasi nga, doon ko nililibang din pala yung sarili. So yun yung coping mechanism. Baka, nagagdag lang. Kailangan mo ng background music tsaka ng ilaw. Ako naman, pag kunwari, mamayang gabi makakita ako. Siyempre, matatakot muna ako. Pero ang gagawin ko dyan, gino-journal ko yan eh. Kunyari, sasulat ko kung ano yung nag-experience ko. Para pag nangyari ulit sa akin next time, alam ko na yung gagawin ko. Doon ko palang malalaman kung anong gagawin ko. Kasi pag first time ko na-experience, hindi naman agad-agad may sagot ka, di ba? Kung anong gagawin mo or kung anong solusyon. So ganun, kunyari, inonote ko muna kung nangyari sa akin, ganyan. Kailangan maalala ko siya maigi, maging vivid siya. Anong vivid? Klaro. Kailangan maging klaro siya sa isip ko. Ay, spelling vivid. V-I-V-I-D.
As in, Bolt is 5? Oo, Bolt is 5. Vivid, klaro. Vivid, okay. Kaya naging klaro muna siya sa akin. Ako talaga, uuwi ako diretso kung sakali man. Pero Lord, wag naman sana. Magpa-pray na lang ako. Tapos pag nagpa-pray ako, naiiyak ako. Bakit ba? Bakit? Hindi ko alam. Hindi, baka kasi ganun kasincere yung prayer mo, kaya ka naiiyak. Ah, ganun ba yun? Dati kasi pwede. Pag nagsisimba ako, nagkakalagnat ako, kaya naantok ako. Tapos ngayon naman, pag nagsisimba ako, kaya nagpa-pray ako, umiiyak ako. Bakit kaya? Ikaw ba? Ano nararamdaman mo pag gano'n? Hindi, pag nagpe-pray kasi ako, everyday, hindi lang kapag thankful ako, hindi lang pag may problema ako. So parang sa akin, naging consistent na siya na nakasanayan ko siya. Ako din naman, so everyday ako naiiyak. Minsan nga may pinipilit. Baka ganun ka lang ka-grateful talaga sa natatanggap mo ngayon. Oo, umabot nga sa point na parang wala na akong healing. Nagpe-thank you na lang ako. Kasi parang sobra na. Kahit pamilya ko na lang. Matupad yung pray nila. Tapos ako, papasalamat na lang ako. Yun yung number one na sandata kasi natin sa mga multumulto. Oo, tama. Kahit kanino man. Oo, kahit ano pa nakakatakot yan, di ba? Oo, pray lang talaga. Kaya mag-pray ka na, hindi yung puro ka-ML. Oo, hindi yung parang ML, tsaka pagising. ML, pagising, cellphone na. Pagkagising, thank you Lord. Hindi yung thank you scroll. Bago at pagkagising. Thank you scroll. Thank you scroll. Oo, totoo. Kung ikaw pa, Bilen, Herlene, saan ka mas matatakot? Sa tao o sa multo? Sinagot ko na kanina sa tao. Kasi yung tao, pwede kang saktan, pwede kang siraan, pwede kang maraming pwedeng gawin sa iyo yung tao. Pero ang multo, papakita sa iyo, high blooding ka, atakin ka sa puso mo, mamakitin din. So, ganun pares lang pala sila. Hindi. Pares lang pala ng ending. Mas mabilis na yung sa multo. Oh, hindi, yung multo, hindi ka napapahirapan. Oh, diretso. Oo, kasi itong ano, itong tao, dami pang paninirang puri. Pero para sa akin, mas nakakatakot, syempre yung tao. Kasi nga, bilang araw-araw tayo nanonood ng balita at nakikinig ng balita. Lahat ng horror na nakikita natin na hindi natin ma-imagine, nagagawa ng tao sa kapwa-tao niya. Diba? Diba rin, pagpatay. Diba? May rape. Diba? Diba yung mga ganung bagay, pangluloko. Mas iba pa rin yung pakiramdam. Tsaka mas nakakatakot isipin na kapwa-tao mo magagawa sa iyo mga ganung bagay. Maraming salamat nga po pala sa pakikipagtsukaran dito sa aming podcast. Ako nga po pala si Herlene Budol. At ako po si Andrew Perciara nagsasabing walang lokohan. Pero may budulan! Oo! Dito po sa podcast kung saan ang trending ay laging pinag-uusapan at pag-uusapan kung ano latest! Kung anong hottest? Ang Lati! Paano kapag pinangakuhan sila ng promotion or ng increase sa salary pero hindi binigay? Mag-resign ka na, it's a sign, inuuto ka lang ng boss mo. Tsaka hindi ka tagapagmana para mag-overtime ka na mag-overtime. Mamamatay ka talaga ng maaga sa ginagawa mo!